Veggie, good morning po sa ating lahat. And this time, nandito pa rin po tayo sa Davao del Norte. And kaharap po ni Veggie man, ang isa sa pinakamasarap na gulay, paborito ng mga Pilipino. Ito po yung tinatawag nilang pinakamagalang na gulay. So tama po, ito po yung tinatawag na upo. So pinakamagalang po na gulay at masarap din po at masustansya. And this time, pag-usapan po natin ang upo and maswerte po tayo dahil nakakita po tayo ng mga kaibigan dito sa Davao na willing pong mag-explain kung paano daw po naging ganito ang itsura ng kanilang tanim na upo. So makikita po natin, ayan po yung bunga, ayan po yung dahon, and ayan po, marami pong bunga dun sa gawi doon. So ito po, ating pong resource person ngayon, na local din po ito, Davaoeño, from Davao del Norte, Carmen. So, ito po, magandang umaga po. Ka-Jerry? Jerry po ba? Jerry, ano po yung apelido ninyo? Loy-Loy. Jerry Loy-Loy. Dito po talaga kayo sa Carmen? Carmen. Ah, okay. So, bumati po kayo sa local dialect ninyo. Yun po yung maayong buntag po ba yan? Maayong buntag. Sa tanan. Ayan, maayong buntag sa tanan. So, Ka-Jerry, for your information, marami pong nanonood ng ano na ito, no? Ang channel po na ito sa YouTube po, no? So, sa ngayon, meron po tayong more than 20,000 na subscriber. Yung pong mga yon ay farmer, yung iba po ay gustong maging farmer o gustong maging hobby ang pagtatanim sa likod bahay nila. Yung iba po, sa mga condominium sa Manila, nagtatanim po sila dyan sa mga container. Yun po. Yung po yung ating programa sa YouTube, yung Sir Mike the Veggie Man. Ngayon, meron din po tayo siyempre, back up po natin na back up. May guest po tayo dito. Taga East West po ito. Si partner Tonton. BJ, good morning po sa lahat. Ayan. And siyempre po, napakaswerte po ng mga viewers natin ngayon. Kasi dahil nandito po tayo sa Davao at nakikita po natin yung kanilang pagtatanim ng upo. Yes, sir. Okay. So, Ka-Jerry. Ang unang question po dito ay nahirapan po ba kayo sa pagtatanim ng upo, sa pag-aalaga ng upo na ito? Medyo ma lisuran po sa ay. Okay. Dali lang po. Pigado sa ay kung mag-street init. Init. Yung po ang kalaban ng upo, mainit. Init. Ano po bang nangyayari pagka po mainit? Ani ang resulta niya sa ining kuan? Dahon niya. Kanang dahon? Gayelo. Okay, yung bunga po ba? Epektado po ba? Epektado po ng bunga. Pag mainit. Mm. So, mas gusto niyo po ba ng, gusto po ba ng upo? Maulan, mainit? Kuan, may ulan, sa'yo po init. So, okay lang yun. Yung parang alternate po yung ano. Okay. So, nakita ko po, ang dami pong bunga nito. Ang dami naglawit-lawit dito. Pero medyo, pa siya, gagmay. Gagmay pa siya. Bakit po gagmay pa? Nag-harvest ba kayo? Na-harvestan ni Gapon. Kahapon? Gapon lang nag-harvest. Okay. Gaano po karami na-harvest ninyo, Ka-Jerry? Gapon, mga 300 plus kilos. 300 plus kilos. Magkano po presyo? Tag-utso. 300 times 8 pesos. So, 2,400. Hindi na po masama. Hindi po ba? So, malaking bagay na po yun sa ating pang-araw-araw na pangangailangan, 2,400. And gaano kadalas po kayo mag-harvest? Every yan? Every day? Every day, 300 and 300 kilos? Kada dua kadlaw, kwaon sa bayer. Kada dua kadlaw. Okay. So, harvest karon pagkaugma na kwaon sa bayer. Ang bayad? 2 days. Pero yung pag-harvest nyo po dito, every day? Every day. Gaano po karami? Amo na tagkan. 300? 300. So dire-diretso po yun, adlaw-adlaw? 300 kilos? Adili, dua kadlaw lang na siya. Every two days, 300 kilos. So, sa isang buwan, ilang beses kayo nag-harvest? 15? 15 times? 15 times 300. Ang dami po nun ah. Tonelada na yun ah. 4,500 kilos na yun. So, tag-8. Ba, sobrang 30 million, 30,000 plus. Okay. So, malaki rin po palang kinikita sa upo. Aba, ilang buwan na po ba itong upong ito? Kailan po ito itinanim? July. July.
Tapos ngayon ay Agosto. Mabilis. Ang bilis pala nito. Paano ito, Anton? Napakabilis palang magkapera sa upo. Yes, sir. Mabilis, mabilis lang. 50 to 55 days, pwede ka nang makaharvest. Pag diretso ba ito tinatarim? Diretso, sir. Mayroong iba, diretso. Meron din iba. Sinosaw nila binabaging sa... Binabaging muna. Kayo, binaging nyo ba diretso? Binaging. Binaging muna. Gano'ng katagal dun sa baging? Yung baging po, yung tinatawag na yung may bag, lalagyan ng lupa, tatariman. Gano'ng po katagal dun? 12 days. 12 days? Oh, 12 days. Tapos lipatanim na. Diretso na po dito. Pakita nga po natin yung punuan. Ayan. Makikita po natin, ano, doon po sa mga viewers natin, napakalalaki ng puno. Ang laki ng puno, ayun o. Ano po ba sikreto, bakit itong malalaki yung puno at saka healthy po yung mga dahon niya? Ano po ba sikreto nito? Tanam, kuan, basalan na mukha puno. Basal, okay. Para sa mga viewers po natin, ibig sabihin po ng basal, ano, before po tayo magtanim, lalagyan po ng abono. Tama po ba? Ano pong nilagyan ninyong abono? Urea itong yung... Urea, gano'n po karami? Gamay lang. Gamay lang, mga kada puno, kada butas. Pudyot lang. Ah, dun sa butas, halimbawa, magtatanim butas, lagay kayo ng? Abono. Isang ano lang. Oh, tinatansyan nyo lang, ano? Gano'n karami? Pakita nyo nga sa kamay nyo. Naalang. Naalang, ah, kaunti lang. Urea. Oh, urea. Oh, pagkatapos po nun, ano pong ginawa ninyo? Ano, lagyan ng lupa. Lagyan ng lupa. Oh, bago tong yang kuan. Abono, urea, lupa. Then, similya niya. Similya, yun po yung liso, yung buto. Kanina. Diretso na, diretso puno, na. Puno na niya. Ah, pero sa inyo, baging. Oh, baging. So, nilipat tanim nyo dito. Okay. Paglipat tanim, ngayon na nga po, nagsimula kayong mag-harvest nung start ng harvest nyo. Puno. Nang Agosto. So, mabilis lang talaga. Mabilis. Napakabilis. Yes, sir, Mike. Parang wala pa ngang 50 days yung sinasabi niya. Oo. Nasa 45 days lang. 45 days, naka-harvest na siya. Ah, okay. Ngayon naman po, no? So, yun po yung... Gaano po kayo kadalas maglagay ng abono? Nung una, urea lang, basal. Ano po sumunod doon? Wala niya po, urea niya po. E, gaano po kadalas? Every... Simana. Every week? Oh, every week. Lagay po kayo ng lagay. Paano niyo nilalagay? Ano lang? Sa? Sa puno. Tuyok lang sa puno. Ah, tinunaw ninyo? Kung kuan, mag-init. Tinusod? Kung init, tunaw na mo. Kung wala okay. Init, pers ini, abutang lang di abono. Ah, dyan sa paikot dyan. Mm. Gano'ng karami? Yung isang ganun din? Oh, pares lang yan po na ito, anak. Okay, ulitin ko. Pag mainit ang panahon, tutunawin nyo yung abono na urea. Gano'ng karami? Sa isang timba? Isang... 100 liter nga tubig. 100 liter? Mga 5 kilos itong yagi tunaw ng abono. 5 liters ng urea tutunawin sa isang... Ano, drum yun? Oh, drum. Oh, drum. 100? Oh. 100. Kalahating drum lang ho yan, ano? Mm-hmm. 100 liter na tubig, 5 kilong urea. Oh, 5 kilo. Tutunawin, tapos, gano'ng karami yung ibutang nyo da? Didilig? Isang kuan lang. Isang lata. Ng tinapa? Oo, oh, lata ng tinapa. Ah, kada puno, isa. Mm. Kung mainit? Kung mainit. Kung umulan, paikot. Oh, paikot dito. Mm-hmm. Pag umulan, paikot dun sa puno. Mm-hmm. Paikot ho ba o dito lang? Dito lang ba o iikot? Paikot niya, ni. Ah, iniikot nyo. Gano'ng kalayo sa puno? Ini lang. Ini. Kadre? Oo. Ah, medyo malayo, paikot. So, mas marami ka bonong nalalagay, ano? Urea lang? Urea. Ah, pagkatapos ho ng urea, ano naman? Muna ni, 14-14. Sunod na simana na naman? Hmm. Ah, okay, hanggang sa magbunga na. Hmm. Puro triple na. Wala nang halong urea? May kuan, amusol. Ano yung amusol? Oo, amusol. Mix yung amusol with urea. Amosol plus urea. Ano ba yung amosol? Ammonium sulfate. Ah! Ammonium sulfate. 1846 ba yun? 2100. Ah, 2100. Parang urea lang din yun. Mm. Kaya lang mas mababang, mas konti yung nitrogen. Kasi 2100. Yes, sir. Yung urea kasi 4600. Mm. Okay, hanggang sa direct ngayon, nagkalagay pa ba kayo ng abono? Ayun eh. Oh, lagyan pa niya ng abono. Yung 1840, ay, yung 2100 plus ano isa? Itong, kaning, yung disamusol eh, 2100, di urea rin yun. 2100, urea. Hinahalo nyo pa yun, parehas na nitrogen yun. O, complete? O, complete. 14-14. Oh, na. Ah, okay. Oh, sige, ulitin natin na, baka malito yung viewer natin. Noong una, mga urea lang. Mm-hmm.
Tapos sumunod na semana na urea plus triple. O kaya amosol plus triple. Yung 2100 yung isa 14-14-14. Tapos ngayon yun ang nilalaglag nilalagay ninyo. Oh, ninimix ninyo. Anong ratio nun? 1 is to 1? Isang urea, ay isang amosol, isang triple? Mura mo na iya, kung mix niya. Ah, isa-isa? Isa-isa. Ah, okay. Oh, sige. Yun naman sa ano, meron bang mga peste? May mga peste ba kayong naobserbahan? Nakining mga... Tining na nga bunga niyo. Ah, bakit nga ba medyo ano yan? Parang ito ulod na gagmay ba? Ah, may ulod na gagmay. Nang pinob ito kasi ng ulod. Okay. Tsaka medyo may kulukulubot yung ano nyo ah. Ngan ani siya. Parang virus ho yan pag ganyan eh. Anong ginagawa nyo pag ganyan? Sprayan lang. Ah, nag-spray. Ano yung spray nyo? Lanit. Ah, lanit. Pang-insekto talaga. Ah, pero gano'ng kadalas kayong mag-spray? Spray siya mga kwan. Sa isa ka semana, kaduha. Ah, 2 times pagka maraming insekto. Partner Tonton, doon naman sa mga gustong magsimulang magtanim ng upo, anong maipapayo mo? Yung maipapayo ko po, sir, sa gustong magtanim ng upo, unang-una, piliin talaga natin yung ano, yung magandang buto. Buto? Yes, sir. Okay. Sa gaya ng nakikita natin ngayon, ito.